Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng simpleng C++ program na magdi-display lang ng hello world. Ayan. So, bago tayo magsimula, ang gamit ko palang editor is DevC++ 5.11. So, para lang siyang notepad na may simpleng UI para sa code editing, no? So, para makapagsimula tayo ng program, punta lang tayo sa file. Then, hanapin natin si new. Sa new, select lang tayo ng source file. Okay, so ito yung itsura niya. And then, maliban doon, meron din tayong quick access dito, no, sa menu, no. So punta lang tayo dito sa first layer nung options, and then may new icon dito na kapag pinindot natin, so same lang din na nasa file menu, no. Andiyan ang source, andiyan ang project. So simple program lang tayo, kaya source file ang gagamitin natin. Yan. So ito yung itsura nung workspace natin. Although itong workspace ko binago ko na yung theme, no? Yung style. So, mas pinili ko yung Oblivion theme or style ng workspace. Okay, so magsimula na tayo sa coding. Sa C++, lagi tayo nagsisimula sa library. So hindi mawawala dyan si include. So include, ito yung ginagamit nating syntax kapag nagtatawag tayo ng C++ library. Then dito, ang tatawagin natin is IO stream. So si IO stream, ito yung common na library na ginagamit natin para makapag input tayo sa para makapag-display tayo ng program. So diyan papasok si cin saka si cout. And then magsimula tayo sa class, yung main class natin. Int main. So ito yung structure ng main class natin. Then open close curly bracket. Sa loob ng class natin, dito tayo maglalagay ng code natin para makapag-display tayo ng hello world. So std, then cout. So si cout, ito yung ginagamit para makapag-display ng output. Then maglagay tayo ng string. So itong string na to, ito yung, or yung double quote na to, ito yung mag-handle ng output natin na hello world. Yan. Huwag niyong kakalimutan lagi yung semicolon. Okay, so meron na tayong simple C++ program. So ang gagawin natin, i-save natin siya. So pwedeng dito sa layer na to. So pwedeng save all or save. So dahil isa lang to, so save lang tayo. Then save natin siya as exercise 01. So ito yung kauna-unahang program natin sa C++. So si C++ nga pala,
pag sinesave nyo siya, ang file extension niya is .cpp, .cc, .cxx, .c++, or .cp. So, yan yung file extension natin sa C++ programs or C++ files. Na kapag inopen nyo siya sa editor, so ang hahanapin nyo lang yung file extension na may ganitong C++ files na may ganitong extension. Yan. So save na natin si exercise 1. Okay, so after nating i-save, i-run natin yung program. Punta tayo ng execute menu. So bago tayo mag-run, always nyong gagawin is mag-compile. Yan. So dito sa compiling log, dito nyo makikita kung may error o wala yung program nyo. Kaya kung napansin nyo, yung errors natin 0, warning 0. So ibig sabihin clear, walang problema yung program. Then andito rin yung output size. Yan. Then kung saan ma-save yung output size na yung output file natin, kagaya nito, kung saan naka-save yung CPP file ng exercise 1 natin, doon din ma-save yung output file, which is ang extension is .exe. So executable file yung output natin dito. Then after nating mag-compile, puno tayo sa execute menu, then run lang natin. Kung makikita nyo, ito yung output natin. So, lumalabas yung output natin sa command prompt. So, yung output nating hello world, andito, yung pinakaunang linya nung command prompt natin. So, ito yung output nung simple C++ program natin. Okay. Ngayon naman, dahil meron na tayong C++ program sa inyo, ang gagawin nyo, instead na hello world ang i-display ng program nyo, ang i-display dapat ng gagawin nyo is yung full name nyo. Yan. So papalitan nyo ng full name yung hello world. And then, isi-save nyo siya. Same ng file name na sinave ko dito, which is exercise 1. Okay? So, dito nagtatapos yung first program natin para sa C++. See you next time. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.